Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Magbalik-aral tayo mga bata. Tingnan ko kung natatandaan pa ninyo ang ating aralin. Kilalanin natin kung ano ang number before o nauunang bilang. Sa inyong notebook ay gusto kong isulat ninyo kung ano ang mga nauunang bilang sa mga bilang na makikita natin. Handa na ba kayong magsagot mga bata? Sa inyong notebook ay isulat natin ang mga sumusunod na bilang at kung ano ang nawawala o nauunang bilang. Tingnan ang una. Blank, isa. Blank, isa. Isulat ang nauunang bilang sa patlang. Tingnan natin ang susunod. Blank, apat. Blank, apat. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang. Blank, pito. Blank, pito. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang. Blank, anim. Blank, anim. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang. Blank, siyam. Blank, siyam. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang. At ang huli, blank, tatlo. Blank, tatlo. Isulat sa patlang ang nawawalang bilang. Magaling mga bata! Ngayon naman mga bata, ay tingnan natin at alamin natin ang number after o susunod na bilang. Susunod na bilang. Katulad kanina, isusulat natin sa ating notebook ang mga bilang at ang tamang sagot. Handa na ba kayo? Number 1. 0, blank. 0, blank. Ano kayang bilang ang susunod sa 0? Isulat ito sa patlang. Ano naman kaya ang susunod sa bilang 2? Ano ang susunod sa bilang 2? Isulat ito sa patlang. Ano ang susunod sa 8? Ano ang susunod sa 8? Isulat ito sa patlang. Anong bilang ang susunod sa 5? Anong bilang ang susunod sa 5? Isulat ito sa patlang. Ano ang bilang na susunod sa 1? Ano ang bilang na susunod sa 1? Isulat ito sa patlang. At anong bilang ang susunod sa 6? Anong bilang ang susunod sa 6? Isulat ito sa patlang. Ngayon mga bata, bilang paghahanda ay magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulitin nga mga bata. 1. Magaling. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Alam niyo ba kung ano ang ating pag-uusapan ngayon? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa number between o ito ang bilang na nakikita natin sa pagitan ng dalawang bilang. Pinag-usapan natin ang nauuna at ang susunod na bilang. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang bilang na nasa gitna ng nauuna at ng susunod na bilang. Tatawagin natin itong number between
nasa pagitan. Ulitin nga natin mga bata, nasa pagitan o number between. Tingnan mabuti ang larawan mga bata. Ano nga ulit ang tawag natin dito? Oo, ito ay number line. Ulitin nga natin, number line. Kilalanin ulit natin at bilangin ang mga bilang na makikita sa number line. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bumila nga tayo ng English mga bata. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ngayon mga bata, tignan ninyo ang number sa unahan. Ang bilang 0 at ang bilang 2 ay may bilog. Sa pagitan nilang dalawa ay nakasulat ang bilang isa. Ang isa ay nasa pagitan ng 0 at 2. Uulitin ko mga bata. Ang isa ay nasa pagitan ng 0 at 2. Nasa pagitan. Ang ibig sabihin mga bata, nasa gitna ng dalawang bilang. Sa English ay sasabihin nating number between. Tignan naman ang trend sa ibaba. May mga bilang din tayong makikita. 0, 1, 2. Ano nga ang makikitang bilang sa pagitan ng 0 at saka 2? Oo, magaling. Bilang 1. Ang isa ay nasa pagitan ng 0 at 2. O pwede nating sabihin, 1 comes between 0 and 2. 1 comes between 0 and 2. Tingnan natin muli ang ating number line. Tignan nyo naman ngayon kung ano ang mga bilang na may bilog. Oo, ang isa at ang tatlo ay may bilog. Ngayon mga bata, pansinin, anong bilang ang nasa gitna o nasa pagitan ng isa at tatlo? Tama, bilang 2. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. Tingnan natin muli ang number train. Ano nga ulit ang nasa pagitan ng 1 at saka 3 mga bata? Oo, bilang 2. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. 2 comes between 1 and 3. 2 comes between 1 and 3. Basahin ulit natin mga bata. Sumunod sa akin. Ang 3 ay nasa pagitan ng 2 at 4. Ang 3 ay nasa pagitan ng 2 at 4. Tignan natin ang number train. Ang 3 ay nasa pagitan ng 2 at 4. 3 comes between 2 and 4. 3 comes between 2 and 4.
Basahin ulit natin mga bata. Ang apat ay nasa pagitan ng tatlo at lima. Ang apat ay nasa pagitan ng tatlo at lima. 4 comes between 3 and 5. 4 comes between 3 and 5. Ang 5 ay nasa pagitan ng 4 at 6. Ang 5 ay nasa pagitan ng 4 at 6. 5 comes between 4 and 6. 5 comes between 4 and 6. Ang 6 ay nasa pagitan ng 5 at 7. Ang 6 ay nasa pagitan ng 5 at 7. 6 comes between 5 and 7. 6 comes between 5 and 7. Ang 7 ay nasa pagitan ng 6 at 8. Ang 7 ay nasa pagitan ng 6 at 8. 7 comes between 6 and 8. 7 comes between 6 and 8. Ang siyam ay nasa pagitan ng 8 at 10. Ang siyam ay nasa pagitan ng 8 at 10. 9 comes between 8 and 10. 9 comes between 8 and 10. Ngayon mga bata ay basahin natin muli. Ang isa ay nasa pagitan ng 0 at 2. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. Ang 3 ay nasa pagitan ng 2 at 4. Ang 4 ay nasa pagitan ng 3 at 5. Ang 5 ay nasa pagitan ng 4 at 6. Basahin pa ulit natin mga bata. Ang 6 ay nasa pagitan ng 5 at 7. Ang 7 ay nasa pagitan ng 6 at 8. Ang 8 ay nasa pagitan ng 7 at 9. Ang 9 ay nasa pagitan ng 8 at 10. Ang 10 ay nasa pagitan ng 9 at 11. Ngayon naman ay magsanay tayo sa pagsasalita ng Ingles. 1 comes between 0 and 2. 2 comes between 1 and 3. 3 comes between 2 and 4. 4 comes between 3 and 5. 5 comes between 4 and 6. Six comes between 5 and 7. 7 comes between 6 and 8. 8 comes between 7 and 9. 9 comes between 8 and 10. 10 comes between 9 and 11. Ngayon mga bata, upang lubos kayong masanay o ma-practice sa pagsasalita, isusulat niyo ito sa inyong notebook. Magpatulong kayo kay nanay o kay tatay na isulat ang mga bilang at pagkatapos ay babasahin niyo ito. Halimbawa,
Ang isa ay nasa pagitan ng 0 at 2. Ang 2 ay nasa pagitan ng 1 at 3. Ang 3 ay nasa pagitan ng 2 at 4. Ang 4 ay nasa pagitan ng 3 at 5. Ang 5 ay nasa pagitan ng 4 at 6. Babasahin niyo ito hanggang makarating kayo mga bata sa bilang na 9, 10 at 11. Pagsanay na sanay nang sabihin ito sa Tagalog, magsanay naman itong basahin sa English. Halimbawa, 1 comes between 0 and 2. 2 comes between 1 and 3. 3 comes between 2 and 4. 4 comes between 3 and 5. 5 comes between 4 and 6. Hanggang sa makarating ulit sa bilang na 9, 10, 11. Mag-aral kayo magbubuti at sanayin ang salita na magsalita upang kilalanin natin ang number between. Ulitin natin mga bata, number between. Ano nga ang ibig sabihin ng number between? Tama, nasa pagitan. Nasa pagitan o nasa gitna. Magaling mga bata, natutuwa ako at nakinig kayo mabuti sa ating aralin. Sige nga, titingnan ko, magsanay at magsagot tayo sa inyong notebook. Muli mga bata ay isusulat nyo ang mga susunod na bilang sa inyong notebook. At sa gitna, sa loob ng kahon ay isusulat ninyo ang bilang na nasa pagitan. Number between. Ito ang inyong takdang aralin. Malalaman ko kung kayo ay nag-aral at nakinig. Isulat sa loob ng kahon ang mga bilang na nasa pagitan o number between. Paalam mga bata, mag-aral kayong mabuti at sagutan ang inyong takdang aralin. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!